At ayun na, dumating ka sa puntong ayaw gumana ang parachute mo. Sa pagkakataong ito, mas nakakatulong ang pagkalma. Kalma, kalma. Makinig kang maigi sa sasabihin ko. Kailangan mong tanggapin na sa buhay ng isang tao, may nangyayaring kakaiba gaya ng ganito. Ang tanong, bakit sa'yo pa? Pero huwag kang mag-alala dahil meron ka pa rin 0.01% na chance ang mag-survive. Kaya huminahon ka, hindi ngayon ang panahon para mag-panic. Ngayon ang panahon para mag-isip. Mag-isip. Kailangan natin magmadali. Dahil kung nagmula ka sa standard height na 12,500 feet, ay meron ka na lang 74 seconds para mag-isip kung ano ang iyong gagawin para makaligtas. Kaya kailangan mong makinig at mag-isip ng mabilis sa mga susunod mong gagawin. So first things first, papagalin mo ang iyong pagbagsak sa pamamagitan ng pagdipa na parang X formation na ganito. Siguraduhin mo na nakaharap ang iyong katawan sa lupa. Ang X formation na ito ay kumukontra sa hangin at bahagyang pinapabagal ang iyong pagbagsak. Sunod, subukan mo ulit hilain ang iyong primary chute. Yan ay ang cord na nasa kanang bahagi mo. Sige, hilain mo na. Ngayon na. Walang nangyari. Kung ayaw talaga ng primary chute mo, meron itong backup chute. Nasa kaliwang bahagi na malapit sa iyong dibdib ang cord. Kalimitan, ito ay kulay pula. Sige, hilain mo na. Ngayon na. Wala pa din. Naloko na. So, maintain mo ang X formation at tumingin ka kung saan pwedeng lumanding. Maghanap ng tatlong bagay na ito. Putikan, puno o kabahayan. Ang best chance ng iyong pag-survive ay nasa isa sa tatlong bagay na yan. Tandaan, hanggat maaari, huwag kang lumanding sa tubig o dagat. Hanggat maaari, huwag sa tubig o dagat. Ito ay katumbas lamang ng paglanding mo sa lupa, ngunit posible ka mawala ng malay at matuloy yan sa paglubog mo sa tubig. Pag nakakita ka na ng magandang spot, ay pwede mong baguhin ang iyong direksyon sa pag-ayon sa hangin ng iyong katawan. At kapag malapit ka na, pumosisyon ka na parang nakatayo. Iharap mo ang iyong paa sa lupa para ito ang maunang tumama sa paglanding. Ia-absorb ng iyong paa ang impact mo sa pagbagsak. Ibalot mo ang iyong ulo gamit ang iyong braso na para ka nagsisit up. Dapat mong malaman na sa paglanding mo ay posibleng mabali ang iyong buto sa paa. Oo, posibleng mabali. O kung hindi man ay madurog. At syempre, napakasakit nun. Ang ulo ang pinakaiingatan mong dapat na dito mama sa matigas na bagay. So ready ka na? Syempre, dapat ready ka na. Ayan na. Masyakit. Andiyan ka pa. Okay, good. Oo, alam ko. Ang importante niyan, buhay ka. Good news. So hindi na natin kailangan magmadali. Kaso, nasa state of shock ka ngayon. Sa pagkakataong ito, mahina ang heart rate mo na magiging sanhi ng pagbaba ng pulso mo, na magiging sanhi din ang pagbaba ng blood pressure mo. Oo, ganun. Dahil dito, maaring makaramdam ka ng sobrang antok. Pero huwag kang matutulog. Gising, gising. Kahit anong mangyari, stay awake ka lang. Parating na ang mga tutulong at dapat gising ka sa pagdating nila. At magiging okay na ang lahat. Kaya habang naghihintay ka, eto na lang ang isipin mo. Alam mo bang meron lamang 0.0007% na chance ang mangyari sa isang tao ang nangyari sa'yo? Oo, ganun lang kaliit ang posibilidad. At sa'yo pa nangyari yun. Imagine, naka-experience ka ng bagay na sobrang bihira o hindi ma-experience ng ibang tao sa buong mundo. Isipin mo na lang, ano ang magandang maidudulot nito sa'yo? Magiging sikat ka. O diba, may makukwento ka sa mga apo mo, makakabenta ka ng mga libro tungkol sa'yo. Magiging guest ka ni Ate Ellen. Kilala mo si Ate Ellen? Si Ate Ellen DeGeneres. Makakasama ka sa mga tanong sa Who Wants to be a Millionaire ni Kuya Vic. Magkakaroon ka ng palabas na gaganapin ng isang magaling at sikat na aktor. Yung pamagat niya isang taong bumagsak na walang parachute. Buhay pa rin. Pabayaran ka rin ng parachute company ng parachute na ginamit mo dahil sa nangyari sa'yo. Malilista ka din sa Guinness World Record at magkakaroon ka ng page sa Wikipedia. Pag-uusapan ka na lahat at ikaw ang laging topic sa mga lugar na pupuntahan mo. Yung mga bagay na nangyari sa'yo. Pag-uusapan ka sa barangay ng mga kapitbahay mo. At syempre, hindi mawawala yung mga kakaibang kwento ng Pinoy. Isang tao na may 9 lives na parang miming. Engkanto kaya siya? So habang nag-aantay ka ng tulong, i-click mo muna ang subscribe button at pati na rin notification bell para updated ka sa mga susunod na video. Next time, e-check mo ang parachute.